namin, hindi naman yung mga ordinary na matatandang naging maganda ang buhay eh. Oo, totoo. Kasi sila yung mga abando, yung mga pinabayaan. Pinabayaan ng ranas ng mga abuse. Oo. Kaya syempre yung behavior nila iba rin. Hindi siya yung normal ng kaka-encounter natin ng mga abuse. Syempre kasama na rin din yung mga medical conditions. Paano yung mga mamamalik yung Alzheimer's? Hindi, may mga nakamix din. Important naman yung mga mamamalik. Matayo, umuloy ko. Lamig yun. Ngayon kasi, dati kasi ang same age quarterly, nagpupunta yung dito, magda-dementia screening. Pero since pandemic, teleconsultation na lang. Kasi na ng pandemic kasi sila talaga yung hindi pwedeng lumabas eh. Diba? Hanggang dito lang. Oo, may mga pagkakataon na hindi namin pinapaakyat dito sa admin kasi ayoko kasi baka ma-expose. Minsan, pag may cases kami, automatic yan pag may case kami. Lockdown ang cottage. Walang lalabas. Pati yung house parent hindi pwedeng umuwi. Kasi ang risk noon ay kung ang house parent ay palabas-labas, pwede makapagdala sa cottage. Siyempre, yung mga matatanda namin sa cottage, hindi mo naman yan pwedeng, lagi kayo naka-face mask ha, lagi mag-sanitize. Hindi eh, may mga involuntary movement na yun. Hindi talaga sila, hindi sila mag-face mask. Oo, kasi nahihirapan sila lang huminga. Nahihirap huminga kaya, ganun. Inconvenient sa kanila yun. Kaya pag minsan, pag nagkakaroon kami ng case, ay hindi talaga maiwasan na nakakahawa. Ano po yung pupunta dito, yung mga abandon? Opo, abandon, neglected. Meron din dinadala dito na pinapaalagaan? Wala actually yung pinapaalagaan. Kasi may case category kami na kailangan mag-call sila either doon sa mga case category. Na walang nag-aalaga talaga. Tapos ang referral system kasi ay, ang nag-refer sa amin, mga local government units. Bali, sa local lang ang galing. Municipal social welfare office. O kaya minsan sa hospital, minsan kasi sa hospital, meron sila doon mga na-admit na or napulot o iniwan ng pamilya. Iniwan na. Tapos, iniwan lang sa hospital. Hospital. Tapos pagkatapos doon, wala na. Hindi na nila matrace yung saan. So, nire-refer dito sa pag yung walang-wala talaga na. Hanggat maaari ay yung talagang disadvantage. Yung walang pamilya, walang means, living. Kaya yung mga, kunyari, yung sabihin nyo, yung mga nakikita mga street dweller, ang tamang proseso ay yung LGU mismo, kung saan nakita yung matanda, sila yung magre-refer sa amin. Hindi ba, alam, ako may matandang nanay, gusto kong dalhin dito, hindi ba pwede po yun? Dadaan ka pa rin sa municipal social welfare office nyo. Kasi i-assess yun. Gagawin nyo ng social case study reports, marami pang mga documents na kailangan. Pag na-approve sa municipal, sa kanya rin po. Saka dito i-refer. Pero kagaya nung remember mo yung Yolanda? May nakausap kami dito. Oo, meron dyang victim ng Yolanda. Nawala lahat ng kagaya. Wala lahat pamilya. O pag ganun talaga eh. Meron din naman kami, naiuwi kahit pa paano. Paminsan-minsan. Last year, may naiuwi kami dalawa. Kasi pag... Meron din kumukuha. Hi, Lola! Hi, Lola! Good morning! Good morning! Sige. Good morning po! Mga nag-ano yan. Makin-makal. Nag-gardening. Sige, walking. Sige, Lola! Part yan ang kanilang therapeutic activity. Kanilang organic farming. Nag-garden sila. Nag-garden sila dyan. Nagtatanim sila dyan. Tapos yung maha-harvest nila, may share sila. Para pabili rin sila ng mga gusto nilang bilhin. Mga personal needs nila. Paano pala yun naman, diba, yung mga personal needs nila, yung mga sabon? Provided yun. Pero may nagbibigay din. May mga nagdo-donate din sa amin. Maliban doon sa regular food. Oo. Yung mga
sabon, shampoo, pag ganito ba may mga regular donors din po kaya no? Oo, may regular donors kami. Ito, abroad? Kasi every semester, nagpapatawag kami ng partnership forum. Nitong pandemic, online namin tinatanggap. Oo, ma'am, wala kami that time. Ayun, oo. Alam ko lagi kami nag-i-invite sa inyo. Oo. Pero baka this year, mag-face-to-face na kami. Maka-invite namin kayo dito. Pero ano, ma'am, siya? Monday to Friday? Oo. Ang schedule? Office hour yun. Office hour. Kanat ipilitin talaga namin ngayon na ano, na face-to-face kasi medyo matagal na rin kami nag-online na partnership forum. So, ang objective naman nun ay syempre para ma-sustain yung partnership ng mga regular donors or partners namin. Tapos nire-report din kasi namin doon yung mga nare-receive namin na mga donation. Nagpo-post din kami din ng mga picture para ma-appreciate din ang aming mga partners na binibigyan nila dito sa Senate. Well, sa gobyerno po ito ano? Government? Oo, government under ng DSWD. Sa buong Pilipinas kasi apat lang ang residential facility ng senior citizen ng DSWD. Itong amin, ito sa Tanay, tapos yung Graces na nga sa NCR, sa likod ng SM North. Mm-hmm. Tapos meron tayo sa Tagum City. Tagum. Sa Davao, at saka meron din sa Zamboanga. Yun lang. The rest siguro ng mga na-encounter nyo ng mga elderly facility, mga private. Mm-hmm. Mga private. Usually, yung mga private kasi ay paying, diba? May mga bayad. Mm-hmm. Like yung hospicio, may bayad ang kapag. Yung napunta natin ni ma'am sa may San Juan, diba? Private ba yun? Ano? Private yun. Mga private na yun. Dito government, as in, may mga government facility, walang bayad dito kasi matanda. Mga country kasi nandito. Pinapaalagaan yun, may nagbabayad. Mm-hmm. Pero meron naman silang ano, yung parang walang-wala talaga. Meron din.